Oo, guru ako. Apat na taon ang ginugol ko sa kolehiyo para makatanggap ng kakarampot na sweldo at sangkatutak na kalyo sa mga daliri kong pagod ng magsulat, pumuklat ng mga hindi naman nagagamit na aklat, ubos na sa mga kailangang kagamitan ng sahod, hindi pa sa bahay natatapos yung simulan kong pagod. Pagkagising, lesson plan agad ang hanap. Bago matulog, lesson plan pa rin ang kausap. Nahirap maging guro, pero oo, guro ako. Nung nakita kami ng mga klase ko nung sekundarya, kanya-kanya sila ng kwento ng mga lugar na kanila nang nabisita. Nagpapagandahan ng proyekto ang mga inhinyero, nagdedebate sa mga kaso ang mga abogado, nagpapalakihin ng sweldo ang mga doktor at marino. Lumapit sa akin ang inhinyero, sabay sabing, "Kamusta ka?" Ang kanyang mga salita ay puno ng pangamba, panliliit sa akala niyang masaklap kong sinapit. Ito namang abogado'y nililitis ako sa pinili kong bukasyon na may halong pagmamalaki sa pinili niyang profesyon. Samantalang itong doktor, tila ba sinusuri ako ng kanyang mga mata. Hinahanapan ng sakit, depresyon, pagsisisi, ang mga itikot salita na para bang ang pagtuturo'y epidemya na wala na sanang mahawa. Kamusta na nga ba ako? Pati sariling nakaabang. Nag-isip ako sa gilid kung ano yung pwede kong ipag-ibang. Di siguro yung mga kamay kong dating malambot ngayon ay magaspang. Hindi rin pwede yung gabi-gabi kong pagpuyat o yung maghapon kong pagsusulat at natahimik silang lahat. Hinihintay pala nila akong magsalita sa harap. Wala akong naikwento kundi gaano kahirap turuang magbasa, magbilang at magsulat ang mga batang may iba't ibang pangarap. Ugali, pinagmulan, lingguwahe, araw-araw kang nangangapa ng tamang pag-atake. Minsan akala may kabisado na ang kulubot nilang utak, pero ang akala mo sigurado isa lamang ulit palpak. Subok lang ng subok at kapag nagkamali, sumubok lang muli dahil wala namang madali. Sa pagiging guro, habang nagtuturo'y ikaw ang natututo, hindi biro ang pinasok kong profesyon, hindi talino ang kailangan meron kang debosyon. Pagyakap. Sa katotohanang mababa ang tingin sa amin ng lipunan. Lang ang kasunod kapag sinabing nagtatrabaho ka sa paaralan. Pero kahit mapaos pa o matuyo man ang laway, pagtuturo pa rin ang pipiliin kong buhay. Dahil kailangan kong turuan ng matematika ang mga inhinyero, kailangan hasain sa pangatwiran ng mga abogado, kailangan malaman ng mga doktor ang siyentipikong mundo, kailangan turuan ko sila makipagkapwa-tao, maging masikap at matyaga sa pag-abot sa mga bituin, kailangan sanayin ko silang huwag sumuko sa mga pagsubok na haharapin, kailangan nila ako. Kailangan ako ng mundo dahil, oo, guru ako. Ngayon, kayo ang kamusta? Ilang pangarap na ba ang inyong natupad? Ilang tao na ba ang natulungan niyong lumipad? Sana hindi lamang kayo puro yabang. Sana hindi nasasayang sa pansarili lang inyong mga kakayahan. Kamustahin ninyo ang inyong mga sarili. Huwag niyo munang bilangin ang mga salapi. Balikan niyo muna ang naidulot niyong ngiti gamit ang profesyon ninyong napili. Ilang taon na ang nagdaan. Ilang estudyante na rin ang iniyakan. Ngayon ko lang napatunayan na oo, guro ako. Pero hindi ako guro lang.